So yo mga kapapsi, this is Cads PH at ang inyong nasa harapan ay ang CF Moto 300SR. So maraming nagtatanong guys kung ano ba ang riding experience with CF Moto 300SR. So eto na yun guys, city tour tayo. So this is my daily routine. So papasok tayo ng work at ayun, magbablog tayo bago tayo pumasok. At the same time, before natin simulan, shoutout pala sa ating mga Dabber Cads na sila MZ Vlogs, Anne Explores, Jen VH, Jubes TV, at kay Chan Almero Official. So ayan guys, so kung mapapansin nyo guys, gwapong gwapo talaga nito ng 300SR. So bubuksan na natin. O, oh, diba? Angas ng screen nito eh. Kaya love na love ko to eh. Bigay ito ng asawa ko. So, siya yung bumili niyan, guys. At, eto na nga. So, tayo syempre ng ating safety gears. So, actually guys, dati hindi ako masyado nagsusuot ng mga safety gears, no? Helmet lang. Okay na, pero simula nang dumating to si 300SR, napipilitan akong mag-riding gears. Kasi guys, may kalakasan talaga to eh. Kaya sarap-sarap dalin eh. Okay, so eco mode tayo, eco mode. Hindi naman tayo maghaharabas today. So ayan, bukas na. So eto, how is it feel na nakasakay kay 300SR? So medyo may pagka-comfortable guys ito si 300SR, no? May pagka-upright yung inyong position, pero ayan guys, dahil sa sobrang baba nito, no, na may 780 seat height. So kung mapapansin nyo guys, so flat-footed, may konting tingkayad lang ako pagka dalawang paa yung nakababa. So ang ating height pala is 5'6", no? Actually, pinatesting natin ito sa 5'2". Abot pa rin naman niya, pero yun nga, naka-tiptoe na. So, okay, ayan. So kahit na may pagka-upright position siya, no, hindi na compromise yung kanyang pagkaangas. So maangas pa rin siya to, guys. Pagka medyo, syempre kailangan natin medyo yumuko. Okay. So let's go. So ayan guys, napakaganda dalin nito ni 300SR. So kahit araw-arawin nyo to guys, sulit na sulit, no, sa kanyang pormahan, no. Ayan, hindi naman niya binigo ang kanyang power capacity, no. So even medyo upright yung position natin, meron pa rin siyang instances na napakaangas. So with regards naman sa kanyang handling, no, yan, para sa akin, ayan guys, napaka-perfect ng handling nito ni 300SR. So para sa 300cc, no, vibration guys, hindi di man ganong kalakas. Okay, so even kahit naka-eco mode siya guys, hindi kanya bibiguin, no. Nandun pa rin yung power. Okay. Napakasarap nito dalhin guys. So hindi kinompromise ni CF Moto yung comfort plus yung angas. No, talagang binalansi niya. Ang ganda ng balance nitong motor na to guys.
So ayun, so sa dinami-dami ng video natin with 300SR, no? At sa malamang, ang dami ko na rin na-convince yung bumili nito. So si F Moto, baka naman. Okay, okay. So dahil wala na tayong gas, ayan, mapapansin nyo guys, 1 bar na lang tayo. So magpapagas muna tayo. So speaking of gas, ayan, so fuel consumption natin guys, with its eco mode, na-stretch ko siya ng 35 kilometers per liter. No, para sa 300cc na sports bike guys, napakatipid na nun. Sulit na sulit, no? To be honest, may kasama pang walwal yun paminsa-minsa. Kasi hindi natin mapigil eh. Sarap kasi dali, no? Lalo na pag ganyan, oh, wala na sa harap po. Oh. Eco mode yan guys ha. Uy, sarap. So pagas muna tayo guys. Noras na ba? 7:20 yan. Okay. Basing 300 Blaze. Apa? Sumayan guys. Puro barya pala yung pera ko. $722. So tignan natin ha. Wait lang, sabi muna tayo. So okay na guys. Ayan. So dahil love ko kayo at nagugutom na tayo, tayo magda-drive through. Saan? Sa Jollibee. At bibili tayo ng ating favorite yum burger. Grabe guys. So ayun guys, syempre kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, so baka naman pwede natin pindutin ang ating subscribe button, at syempre click nyo na rin ang ating notification bell para lagi tayo updated sa ating mga bagong videos. At syempre guys, kung nagustuhan nyo itong video na to, pakiclick lang ang like button. At syempre kung meron kayong suggestion, pwede kayo mag-comment dyan sa comment box below. Okay, so nice, stoplight ulit tayo. So ayan, ano pa ba ating pwedeng masabi with 300SRs, no? Ayun, so syempre yung kanyang shocks, okay yung kanyang adjustable shocks, no? Though napakababa talaga ng clearance nitong motor na to. Ayan, pwede nyo naman patigasan yung shocks, pero kung talagang kailangan nyo mag OBR guys, hindi ko advice na mag OBR kayo dahil sure side kayo. Pero ayun, ipa-adjust nyo na lang yung yung shocks. Ayan, so ito tayo guys sa Jollibee. Yun, no? So hindi ko madalas na routine na mag-drive through sa Jollibee, no? Pero this is the one of my favorite part ng pagmamotor, no? Dahil kung isipin natin, ang drive through is for four wheels na mga sasakyan. Okay, so taas ko lang yung visor ko ha. Ay, nasabit sa masabit dun sa aking action cam. Okay, so dito tayo sa Jollibee para mag-take ng ating order. May pera pa ba ako? Ayun, no?
na full tank siya doon sa 300, mag alas ilan liters ba 'yon? Parang ano, 45 something or 50. So sabihin na natin sa 50. So 50 sa 300 is 6 liters. Yung tank capacity nito guys is 12 liters. So ayan, papasin nyo guys. Kung maririnig nyo, bumukas yung pan niya. So ayun, so dagdag ko lang pala yung with regards sa kanyang ano, overheating, no. Hindi ko naman na-experience na mag-overheat siya, no, dahil kapag inaabot na ng temperature niya yung 3/4 nung meter, matik bumubukas yung pan. So kung okay naman yung cooling system nyo, panigurado hindi naman to mag-overheat. Okay, it's our turn. Morning. Isang yung burger a la carte tsaka isang regular fries. Okay. So, ayun guys. Oop. Huwag ka excited. Relax lang. Relax ka lang. No. Diba? Buksan ko na tong ating tail bag. Para shushoot ko na lang siya. O, diba? Ang cute, diba? Ayan, nakuha na natin ang ating food. So, time check is 7:30. So, pwede na ako dumaretso sa ating work, guys. Dahil 8 p.m. Gabi. Tagal pa ng 8 p.m. ha. So, ayan, dahil 8 a.m. ang ating pasok. So, ayan, marami-rami pa yung oras natin. Okay. So, hindi ko lang alam kung ano yung tsura kapag nakaharap sa ganito sa araw yung camera natin. So, ayun guys. So, tayo magpapaalam na. So, ayun. Thank you sa inyong panonood guys. At syempre, kung gusto nyo magpa-shoutout, comment lang kayo. At ayun guys, this is Cads PH signing out. Peace.